Ang pagsakop ni Don Juan sa ibong Adarna. Nagpatuloy si Don Juan sa paglalakbay gabay ng payo ng matandang tao at nakarating rin si Don Juan sa lokasyon ng ibong Adarna na sinabi ng matanda. Ang sabi ng matanda ay dapat ako'y maghintay sa gabi dahil ang ibong Adarna ay nagpapahinga dito. Lumipas ang gabi pero wala pa rin ang ibong Adarna. Dito unting-unting naghinala si Don Juan sa sinabi ng matanda. Totoo nga ba ang payo ng matandang nasa lubong ko? Oo, ito ay isang sinungaling at hindi talaga totoo ang ibong Adarna. Biglang may kumikinang na ibon ang dumating at nagpahinga sa puno. Namangha si Don Juan sa kanyang nakita at tinanong niya ang kanyang sarili. Ito ba ang ibong Adarna? Kakaiba at napakaganda ng anyo nito. At totoo nga ang payo ng matanda. Tumating ang ibong Adarna upang magpahinga at bigla itong kumanta ng magagandang kanta. Si Don Juan ay nakandang subukin ang kanta ng ibong Adarna. Kumanta na ang ibong Adarna at namangha si Don Juan sabay inaantok. Hindi ito pwede! Hindi ako matutulog para sa aking tatay! Sinugatan ni Don Juan ang kanyang kamay at sabay nilagyan ng katas ng kalamansi at takdusa si Don Juan sa sugat at hapdi upang hindi siya makatulog. Natapos na rin kumanta ang ibong Adarna at sabay itong nagbawas. Naaalala ni Don Juan ulit ang payo ng matanda na iwasan ng ibong Adarna kapag ito ay magbabawas dahil ang bawas nito ay may mahiwagang sumpa na magiging bato ang anumang makakahawak nito. Kailangan ko itong iwasan! Naiwasan ni Don Juan ang bawas ng ibong Adarna at hindi napamak sa sumpa ng bato at doon natulog ang ibong Adarna. Ito na ang pagkakataon ko para mahuli ang ibong Adarna! Buong lakas hinakop ni Don Juan ang ibong Adarna at nagtagumpay si Don Juan. Nilagay ni Don Juan ang ibong Adarna sa kulungan at bumalik sa palasyo hatid ang magandang balita. Pagdating ni Don Juan, nakita niya ang kanyang mga kapatid na malungkot dahil sila ay nabigo sa paghanap sa ibong Adarna. Namangha sila Don Pedro at Don Diego dahil nahuli ni Don Juan ang ibon. Aking bunsong kapatid, paano mo nahuli ang ibong Adarna? At saan mo ito natagpuan? Ipinaliwanag ni Don Juan ang lahat at nakita ni Don Juan ang pagsisisi nila dahil binawala nila ang matandang humingi ng tulong sa kanila na yun pala ang susi para mahanap ang ibong Adarna. Pumunta si Don Juan kay Haring Don Fernando kasama ang ibong Adarna. Aking ama, narito ang ibong nakakagamot ng sakit at handog ko po ito sa iyo. Namangha ang hari kay Don Juan dahil sa ipinakita nitong katapangan at pagmamahal niya sa kaniya. Pinakanta ni Don Juan ang ibon at sila ay nakatulog at pagising Don Juan, masigla at wala nang sakit ang hari. Aking bunsong anak, dahil sa iyo gumaling ako at sumaya muli, kaya bibigyan kita ng regalo. Salamat po, itay. Sinusunod ko lang ang tungkulin ko bilang isang anak.